Good morning sa inyong mga kapalpan. Narito na ang ating part 3 nitong Rusi 175 Chariot. Nalakahoy ang makina. Dinala ito sa akin guys ng maingay ang makina at hindi bumabatak. Ito po yung part 1, part 2. Pinandar ko po yan para makita nyo. Yan, ganyan po yung andar niya. Maingay at hindi bumatak. At isa pa, mahirap buhayin mga kapalpan. Kaya yung mga hindi po nakapanood ng istorya nito, sa part 1 at part 2, ilalagay ko na lang po yung link doon sa description ng aking video para mapanood nyo po yung part 1 at part 2. Ang gagawin po natin dito ay i-overhaul natin to mga kapalapan, yung mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel. Panoodin nyo po yung part 1 at part 2. Tara guys, simulan natin ang last part 3. Ito na mga kapalapan, yung last part 3 natin dito sa Rusi Chariot 175. Ano nga bang gagawin natin dito? Ito guys ay 175cc. Pero nakahoy ito, bali yung kanyang sigunyal mga kapalapan, hindi ko napansin na nakahoy pala ito. Bali ang nakalagay dito ay pang 150cc lang, hindi pang 175cc. Kaya huwag nyo pong i-skip yung video para maintindihan nyo po yung pangyayari ng motor na to. Yan. Ito guys, ilagay ang oil pump. Tapos, check nyo kung nakabumba ang langis. Ganun lang po yung pag-check mga kapalapan. Ilagay ang pinion. At ilagay ang clutch housing. Yan, spring type yung kanyang clutch housing mga kapalapan. Ilagay ang spline washer. At bago na yung clutch lining natin mga kapalapan at original. Ang clutch lining nito mga kapalapan ay 6 friction plate. Yan, salitan lang mga kapalapan. Mahaba. Sa ano lang. Okay yung transmission natin, meron tayo. Shafting lang sa main drive nga. Yan. Rusi Chariot. Main drive. Okay. Iisa naman yung ano, nakikita, wala. Yan mga kapalapan. At ilagay ang clutch wheel. Yun. Tapos, ganyan lang yung pagkapasok mga kapalapan. Habang naglalagay tayo ng clutch lining dito sa clutch housing, shoutout muna kay Kayabi Motor. Shoutout sa iyo ng marami sir. At Abraham Culinares from Antipolo City. Shoutout po sa iyo sir. At Vincent Avila, shoutout. Eugene Rosete from Felipe Sambales, shoutout. Kay Trevor Choi, shoutout sa iyo pre. At Ropecar Salvador from Cavite, shoutout sa iyo sir. Andrew Ora from Real Quezon, shoutout sa iyo. Brennan Wisco, shoutout. Wellmark Mamites, shoutout. Michelle Velasco, shoutout. At kay Eugene Fernandez, shoutout po sir, from Dagupan City. At sa lahat po, at mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, kung gusto mong ma-shoutout, subscribe at huwag mo rin kakalimutang pindutin yung bell para update ka naman sa susunod nating upload na ginagawa mga kapalapaan. Marami pa tayong tutorial. Yung paghahapit niyan mga kapalapaan, yung holder, kailangan pantay-pantay lang yung hapit. Yan mga kapalapaan, ingat po sa paghahapit ng ganito mga kapalapaan. Huwag niyo pong bibiglain. Napakasayalan po nitong clutch holder. Lalo kapag naka-clutch spring ang inyong motor. Ay, yung pinasinahan mo sa akin dyan, yung mataba. At yan mga kapalapan, yan yung sikreto natin. Huwag po kayo magkakalang ng screwdriver sa pinion gear o drive natin at clutch housing. Kailangan basahan lang ang inyong ikakalang. Maaaring masira po yung gear. Oh, yan guys, ilagay ang centrifugal. Centrifugal o rotor balancer. Marami pong tawag sa ganito mga kapalapan. Rotor oil pump. Meron din pong tawag dito mga kapalapan.
Ito naman ay rotor cover oil pump. Yan, ilagay ang screw. Ito yung mga kapalapan, lagi ko sinasabi. Kapag magkakalas kayo nitong ganitong, dito sa rotor cover, kailangan, huwag kayong gagamit ng impact drive mga kapalapan. Mapupunggal po yan. Kailangan talim lang na matilos. Okay. Yan. Yun. Clutch bearing at ilagay ang toser. At ngayon, pwede natin ilagay ang gasket at ilagay itong cover. Yan mga kapalapan, no? Yan. Itong nakikita nyo yung cover, pinaganda lang po yung style mga kapalapan. Pero pareho lang naman ang makina nila. Dun sa kagaya ng motor ko na Enduro na Rusi 175, isa lang po yung makina nila mga kapalapan. Wala pong nabago. Nabago lang eh yung style ng cover. Parang mas pinalaki. Pero wala naman siyang balancer. Walang balancer ang kanyang crankshaft. Yun. Ito mga kapalapan, yung nakikita nyo yung panghapit ko. Cordless. Yung mga gusto pong umorder kay Banggood, ilalagay ko na lang po sa link yung description ni Banggood para po maka-order kayo ng ganitong tools. Mga kapalapan, laking bagay po ito sa hanap buhay ninyo at sa pang-araw-araw. Kahit po walang kuryente, magagamit nyo po yan mga kapalapan basta hindi lobat, syempre. At yan mga kapalapan, ilagay na ang kicker. Kapag mag-over kayo mga kapalapan, basta overhaul, lagi nyo titestingin kung nabalik yung kicker. Mga kapalapan. Ilagay ang bracket ng clutch cable. Yan mga kapalapan, dito naman tayo sa timing gear. Yan. At siyempre papalitan natin ng yan yung all seal niya mga kapalapan, yung size. Pareho lang sa TMX155 yung size sa engine sprocket. Bago na yan mga kapalapan. Pati itong sa chain lever. Bago na rin po mga kapalapan, papalitan na natin. Yan, okay na mga kapalapan. I-highlight natin mga kapalapan dito sa timing gear para makita natin yung marker. Yan mga kapalapan, oh. Bagmasan nyo yung marker. Yan. Ito yung nga pala mga kapalapan, oh. Skygo parts. Available dito sa aming palapan. Yan, sa Palapan Motorcycle Parts, Candelaria, Quezon. Dito po sa aming palapaan, meron po niyan mga palapaan. Camshaft. Yan po yung tawag nila dyan. Camshaft pin. Bago na rin mga palapaan yan. May washer. Yan. At syempre hanapin nyo yung yan o mga palapaan o. Yung marker. Kailangan yung marker ay tama sa tuldok. Yan. Hindi po babatak ng ayos kapag sala ang timing. Lagyan natin ng oil mga kapalapan para dumulas-dulas. Iyan. Okay. Yan. Pati po yung panlangis ko, nadala na po ng mag-tricycle. Hindi na ibinalik mga kapalapan. Yan. Okay na mga kapalapan. Okay. Magandang umikot. Yan. At syempre ilalagay natin yung stopper ng campin. May spring at itong stopper. Oop, yan, yan yung tamang kasama mga kapalapan. Yun.
Ito mga kapalapan, susubukan natin ilagay yung kanyang original na piston at block. Mga kapalapan, panoodin nyo ha. Huwag nyong i-skip para maintindihan nyo po yan. Kasi dito sa part na to, hindi ko nalaman na ang crank, ang camshaft pala niya, yung crankshaft niya, kapalapan, crankshaft po ay sigunyal, isang buong sigunyal. Hindi ko po nalaman na ito ay pang 150 lang. Kinakabit ko na mga kapalapan, kaya huwag nyo pong i-skip para po maintindihan nyo. Yan. Ito mga kapalapan, tingnan nyo, roller type na, napalta na po ito. Kasi yung original nitong ganito, hindi naman po roller type mga kapalapan. Yan. Pero hindi ko lang po din alam mga kapalapan, yung mga nakapagkalasta po ng ganitong 3 wheels, kung yung original nga ba talaga ay roller type na. Pero parang napalta na to mga kapalapan eh. Yan, sira na po, kaya papaltan ko na yan ng roller. Nang ano na, bago na, yung ilalagay natin na yung standard na mga kapalapan, hindi na roller type. Yan. Yan, pakiskaygo din yan mga kapalapan. Kampalower. At syempre, kailangan yung washer ditong special, hindi mawawala. Yan. Diba nung unang video ko sa 150 at 175, pinaliwanag ko sa inyo mga kapalapan ang pagkakaiba ng 175 at 150. Ang pinagkaiba lang nila ay sa stroke. Stroke ng CC nila. Ibig ko sabihin, yung taas ng connecting rod doon sa pinaglalagyan ng pin, doon sa crank pin, medyo mataas siya, nakapin na siya. Yung 175, nakapin siya ng bahagyang-bahagya. At ang 150, mababa lang po yung pagkakapin niya. Pero yung piston ng 150 at 175, parehas lang mga kapalapan. Same na same. Same na same. At itong block ng 175 at 150 ay magkaiba. Mahaba ng konti ang 175cc. Ito, kagaya itong block na to, 175cc to. Pagmasdan nyo ha mga kapalapan ha. Yan. 175cc itong block na to. Ilalagay ngayon natin dito. Yan. Tinan nyo mga kapalapan ha. Siyempre, kompleto ang dowel pin. Hindi ko na po kinat yung video mga kapalapan. Para makita nyo kung anong nangyari dito sa motor na to. Natawa po ako dito at nagkalas uli. Tingnan nyo mga kapalapan. Yan. Ilalagay ko na. Pagkalagay ko mga kapalapan, siyempre, lagi kong sasabihin sa inyo mga kapalapan, kailangan laging nakatap dead center. Ano ba ang top dead center? Siyempre ang piston, kailangan nakatap. At yung sigunyal mga kapalapan, nakasentro ang kunya. Pangmastan nyo mga kapalapan ha. Yan o. Nakasentro, pero ang piston, ano bang tayo ng piston? Pangmastan nyo po. Wow, mga kapalapan. Nakalubog ang piston. Hindi po magkakaigyan mga kapalapan. Kaya marami pong masisira ang ulo natin dito. Kailangan pantay na pantay ang piston. Tingnan nyo mga kapalapan yung CC, oh, nakalagay 175 cm. O oh, diba? Ibig sabihin mga kapalapan, nakahoy po yung crankshaft. Hindi po yan pang 175cc. At dahil wala tayong available mga kapalapan, matatagalan tayo, wala tayong available na crankshaft, ang gagawin lang natin, nagdesisyon naman yung kinakapatid ko na ilagay na lang natin ay 150cc. Pero okay din naman to. Kasi meron silang isang ganitong 3 wheels. 150cc, Asia Star. 150cc, malakas din naman mga kapalapan. Kaya ang gagawin namin, papalta na lang ng bagong block na 150cc. Diba mga kapalapan? Kaya magiging cc na po ng motor na to, 175, down to 150cc. Yan. Yan ang mga kapalapan, no? Yun. Yan. Okay na. Ilagay muna natin ang lock, mga kapalapan. Yan. Ilagay ang strainer at itong manipis. Yung paglalagay naman ito, mga kapalapan, kailangan salitan, mga kapalapan. Huwag yung pag
Halo niyan mga kapalapal. Pagtatapat-tapatin yung gap. At yung ilalim ay itim. Mga kapalapal, siyempre may numero yan. Yan, nasa taas. Kasi hindi nyo naman masasabi mga kapalapal, kapag umandar yan, iikot at iikot yan. Yan, basta huwag nyo nalang pagtapat-tapatin mga kapalapal. Hiwahiwalay po yung gap. Langisan natin mga kapalapal. Yun. Kaya malaking bagay mga kapalapan, kailangan mahuli nyo ang troubleshooting ng motor. Kapag dinala sa inyo, ganito po ang gagawin nyo mga kapalapan. Kasi kung hindi nyo po tinapyan, malalaman nyo ba na yan ay nakaahoy yung kanyang crankshaft mga kapalapan, di ba? Hindi. Ang gagawin, palyado pa rin. Mag-iisip kayo, ano kaya maging masama doon sa ginawa ko, in-overhaul ko? Lahat bago na. Bago na CDI, bago na ignition. Bakit? O, tinan nyo mga kapalapan. Okay, di ba? O, pantay na pantay ang piston. O, naniwala na kayo mga kapalapan na medyo mataas ang block ng 175cc kaysa 150. Pero piston nila, same na same ang sukat. Yan. O, tinan nyo mga kapalapan. O, di ba? Ibig sabihin, nakahoy talaga ang crankshaft nito. Pang 150cc lang. Pati yung head mga kapalapan, parehas lang sa 175cc. Big bulb sila, parehas na parehas lang ang kanilang cylinder head. Kaya okay lang kahit nakahoy ito mga kapalapan. Ngayon, lagay natin ang gasket mga kapalapan at dowel pin, dalawa. Kita naman mga kapalapan kasi yung kulay ng kanyang cylinder head, kulay puti. Kasi ang 175cc kalimitan, ang kulay po niyan ay kulay brown. Ang makina, magold. Yan mga kapalapan, like kong sinasabi din, ito sa part na to, doon sa dulo, doon sa may butas, daanan ng langis, kailangan may washer yon. Yan. Okay naman mga kapalapan, nagkaigi naman kahit hindi ko na, kahit mataas yung stud, okay lang, nagkaigi naman mga kapalapan, okay. Okay, okay. Maganda, maganda yung stud, okay. Kumapit pa rin kahit kulang medyo malalim. Sana wawasiran ko yung mga bolt pero okay, maganda. Itong pustrad o mga kapalapan, pagmasta nyo magkaiba yan. O diba? Kaya papalitan natin ng medyo maiksi mga kapalapan. Kasi yung 175 kagaya ng haba ng 155 TMX. Pero itong pustrad natin, pang 150 at pang 125, same lang sila mga kapalapan. Palit pustrad na rin mga kapalapan. At ilagay natin ang rocker arm. Ilagay ang dalawa, ilagay ang tatlong bolt ng rocker arm. Sa tingin niyo mga kapalapan, maganda kaya ang andar nito? At siyempre bago ilagay yung gear na 'yon, yung starter, kailangan merong ulsil. Yan. Yung iba nagtataka po bakit po may ulsil na natulo pa rin mga kapalapan. Siyempre may butas po yan sa pinakailalim mga kapalapan. Natural lang po na mabasa ito ng langis. Yan. At siyempre mga kapalapan, yung pag-tune up, marunong na naman kayo mga kapalapan. Tune up nyo lang mga kapalapan yan. At ito mga kapalapan, paanda rin natin at titingnan natin kung nabumbay yung langis. Yan mga kapalapan, bumumba na yung langis. O, lakas. Oo pala, meron palang engine stop eh. Okay na, nabumba na. O, diba? Ayusin muna natin mga kapalapan, lalagay na natin takip. Para makakita na... hindi pala makita. Para marinig natin yung andar na tama kanda. Yun mga kapalapan, oh. Ang ganda ng minor at ang ganda ng andar. Kaya hanggang dito na lang ako mga kapalapan. Sana'y may natutunan naman kayo sa makina ng Chariot 175 Rusi na nakahoy ang crankshaft at cylinder head. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta dito sa akin YouTube channel. Pabuhay po kayong lahat at shout out at God bless po. Para makita na pare. Shout out sa'yo. Paring Melvin, shout out din.